Hello, what's up mga tol? Marami sa ating mga kababayan ang hindi naniniwala sa mga ginto ni Pangulong Ferdinand Marcos na pamana niya sa sambayan ng Pilipino. Na kung totoo daw ito, ay bakit hindi pa ito naipamahagi noong si Pangulong Ferdinand Marcos pa ang namumuno sa ating bayan? At bakit hindi pa ito ipamigay ngayon sa sambayan ng Pilipino? At bakit kailangan na may maging presidente muna na isa sa pamilyang Marcos bago ito may sakatuparan? At marami ding nagtatanong ng mga kababayan natin kung bakit daw walang binabanggit ang mga Marcos tungkol sa mga wealth na ito, na dapat daw ay ipaalam din nila sa sambayan ng Pilipino kung talagang ito nga ay para sa bayan. At tara mga tol, at ating alamin kung bakit nga ba hindi pa na ipapamahagi o na isasakatuparan ang last will and testament ni Pangulong Ferdinand Marcos sa sambayan ng Pilipino, na mas kilala sa tawag na Marcos Gold o tinatawag ding Wealth for Humanity. Welcome to Predilig TV. If you're new to this channel, please subscribe and hit the notification bell. Thank you. Bakit nga ba tinawag na Wealth for Humanity ang mga ginto ni Pangulong Ferdinand Marcos? Dahil sobrang laki at lawak po ng Marcos Gold na pamana ni Pangulong Ferdinand Marcos sa sambayan ng Pilipino, na pwedeng ibahagi ng sambayan ng Pilipino sa buong mundo, na pwede ding tulungan ng mga Pilipino ang iba't ibang mga bansa na nangangailangan ng tulong. In short mga tol, tayo ang magiging tagapagligtas ng ekonomiya ng bawat bansa sa buong mundo. At ito po ang tanong ng karamihan sa ating mga kababayan na hindi alam ang katotohanan, na bakit daw walang binabanggit ang mga Marcos tungkol sa wealth na ito, kung talagang para talaga ito sa sambayan ng Pilipino. Para po sa mga hindi nakakaalam, ay noong year 1998, nakiusap si First Lady Imelda Marcos sa Philippine Senate na tulungan siyang ma-implement ang Marcos Foundation para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Dahil nga magmamature na ang mga trust accounts ni Pangulong Ferdinand Marcos sa year 2000, subalit hindi pinansin ang kahilingan ni Ginang Imelda Marcos dahil puro halos mga dilawang appointee ng Aquino ang mga nakaupo sa gobyerno noon. But the most urgent reason I was looking forward to my coming to this hearing of the Philippine Senate is to seek your help, honorable senators, to help me implement the last will and testament of the late President Marcos. To implement the Marcos Humanitarian Foundation so that we can help the country in our economic crisis and help the Filipino people in their agony and suffering. At isa yan sa dahilan kung bakit inimpeach si Pangulong Joseph Estrada, dahil alam na mga galamay ng mga elitista sa dalawang gobyerno na nakuupo sa Kongreso at Senado na muntik na niyang pirmahan ang implementation ng Marcos Foundation. Kaya agad nila itong hinarang at inalis siya sa pwesto sa pamamagitan ng isa na namang people power ng mga ututong ralihista, at dahil dito ay nalinlang na naman ang mga kababayan natin. At isa na ako dyan mga tol sa mga nalinlang noon na nagpunta sa EDSA at sumisigaw ng ERA Resign. Mahigit 20 years na ang nakalipas mula noong natapos ang maturity date ng mga time deposits ni Pangulong Ferdinand Marcos. Pero hanggang ngayon, naghihirap pa rin ang mga Pilipino habang nakahiga ang ating bansa sa mga sandamakmak na kayamanan na sa interes pa lang ng mga kinitang kayamanan ni Pangulong Ferdinand Marcos ay hindi na maubos. Ang mga katotohanan ito ay matagal na naitago dahil noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos ay hindi pa nagfu-fully matured ang mga trust deposits na nakaset ng 50 years. From year 1950s hanggang year 2000. Kaya nga gayon na lamang ang galit at pagkadismaya ng mga globalistang elitista kasi nautakan sila ni Pangulong Ferdinand Marcos. Na-secured ni Pangulong Marcos ang mga kayamanan upang hindi ito magamit sa kasamaan, bagkus magamit para sa welfare and development ng kanyang mamamayan. Kaya naman ang hindi maubos-ubos na kinitang interes ng kanyang mga kayamanan for more than 50 years of investment ay 70% sa mga ito ay nakalaan na para sa sambayan ng Pilipino, habang ang 30% sa mga ito ay nakalaan para sa people of the world. At ito ay may lalabas lamang kapag nagkaisa na ang taong bayan upang itaguyod muli ang bagong lipunan. At ang tanong ng karamihan sa ating mga kababayan, nasaan nga ba talaga galing ang mga ginto ni Pangulong Ferdinand Marcos?
Ayon kay Ginang Imelda Marcos sa interview niya kay Winnie Munsod, ay bago pa maging presidente si Pangulong Ferdinand Marcos ay madami na itong ginto at galing ito sa kanyang mga investments pagdating sa mga ginto at mga investments sa mga minahan mismo ng mga ginto na naipon ng ilang taon. Na bago pa siya naging presidente ay meron na siyang 7,000 metric tons na mga ginto na nakatago sa basement ng bahay nila sa San Juan noon. Yan, nung pumasok ako ng bahay niya, yung ilalim ng basement ng bahay, puro ginto. Basement niyo sa San Juan? Oo, noon. Nakita niyo, puro ginto. When he had about 6,000, 7,000 tons, he entered politics. 7,000 tons? Yes, I have the documents. At nabanggit din ni Ginang Imelda Marcos na naging abogado ng mga mayayamang tribo si Pangulong Ferdinand Marcos bago ang ikalawang digmaang pandaigdig. O ano sinabi niya? Saan niya nakuha yung ginto? Sabi ko, kasi abogado siya ng mga Benguet, Atlas, Lepanto nung before the war. At marami sa ating mga kababayan ang hindi pa napapanood ang interview ni Mel Chanco kay Ginang Imelda Marcos na kung saan ay ipinakita niya ang napakaraming documents na magpapatunay sa mga accounts na sinetap ni Pangulong Ferdinand Marcos sa iba't ibang bangko sa buong mundo. At ikinagulat ni Mel Chanco ang halaga ng isang bank account ng mga Marcos na nagkakahalaga ng $240 billion. $240 billion? At kung napanood din ninyo ang interview kay Ginang Imelda Marcos ng BBC World News na dito ay ipinakita niya ang isa din nilang bank account sa Belgium na nagkakaalaga ng $987 billion. It's for $987 billion. At itong $240 billion at $987 billion ay dalawa lamang sa 170 bank accounts ng mga Marcos na nasa iba't ibang bangko sa buong mundo. Naayon kay Ginang Imelda Marcos na ang lahat ng mga dokumentong ito na hawak nila ay siyang magsasalba sa ekonomiya ng Pilipinas at ekonomiya ng buong mundo. Na alam din ni Karen Hudes ng World Bank ang tungkol sa mga dokumentong ito na sinetap ni Pangulong Ferdinand Marcos. Assets, it's gold. It's more gold than people know about. It is in a special trust account that was set up by Ferdinand Marcos. It's over 1 million metric tons of gold. $400,000 metric tons are in the Central Bank of the Philippines. There's over 200,000 metric tons in Union Bank of Switzerland. And some of that gold is buried securely in the Philippines as well. Some of it is held in various banks, but the bulk of it is in the Philippines. At kung mapapansin niyo mga tol, ang pahayag ni Karen Hudes ng World Bank at Ginang Imelda Marcos ay isa lamang ang kanilang sinasabi tungkol sa mga wealth na ito na sinetap ni Pangulong Ferdinand Marcos. At hindi lang ito para sa Pilipinas, kundi pwedeng ibahagi ng mga Pilipino sa buong mundo. Itong mga dokumentong ito ang naging ebidensya ng mga Marcos kung bakit nanalo sila sa halos 1,000 kaso na hinarap nila ng mahigit 30 years na ipinagsasampa ng Administrasyong Dilawan na hawak ng mga elitistang grupo sa ating bansa at mga grupo ng elitista sa buong mundo na nagnanais na makuha nila ang Marcos Gold o Wealth for Humanity. Ang mga dokumentong ito ang magpapatunay kung saan galing ang kayamanan na ito. At ang lahat ng mga dokumentong ito'y napatunayan sa korte na totoo. Kaya sila po ay nanalo sa tinatawag na Trial of the Century sa New York.
At saan po tayo nakakita na kinasuhan ng isang pamilya ng halos 1,000 kaso at ang mga kasong ito ay matapang nilang hinarap at hindi nila tinakasan at naipanalo ang mga ito at madaling husgaan o pagbintangan ang isang tao o pamilya na nagnakaw o kahit anong bintang pa yan na lumalabas sa bawat bibig ng mamamayan na nagpapaniwala sa chismis na kanilang pinaniniwalaan at madali ding magsabi at maglabas ng mga articles ang mga fake news media na nagnakaw ang mga Marcos. Ang tanong, bakit hindi sila nanalo sa halos 1,000 kaso na ipinagsasamba nila sa pamilyang Marcos sa international court at maging dito sa Pilipinas sa loob ng mahigit 30 years? Simple lang po ang sagot dyan mga tol, dahil may katibayan ang mga Marcos at mga legal documents na magpapatunay kung saan galing ang mga yaman nila. At hindi basta-basta mananalo ang isang tao sa international court kung wala itong matibay na ebidensya na katunayan na hindi siya nagkasala sa batas. May batas para mapatunayan kung totoong ginawa niya ang mga bagay na yan. Hanggat hindi napapatunayan sa batas ay walang kasalanan ng isang tao, kaya nga may batas tayo na dapat sinusunod. At ito ang malupit dyan mga tol, may ebidensya pala ang mga dilawan sa korte noon laban sa mga Marcos. Ang ebidensya po nila ay mga newspaper na galing sa mga fake news media na nagsasabing nagnakaw ang mga Marcos. Kaya pinagtawanan lang sila sa korte at nagmukha silang katawa-tawa sa paningin ng mga dumalo sa hearing sa New York dahil nakabase ang gobyerno ng mga dilawan sa mga binabalita ng fake news media at wala silang matibay na ebidensya at hindi nila mapatunayan ang mga bintang nila na nagnakaw ang pamilyang Marcos. At ayon sa ating mga kababayan na naniniwala sa mga dilawan na kanilang pinaglalaban ay kaya daw gustong makabalik ang mga Marcos sa Malacanang ay para pagnakawan ang kaban ng ating bayan. Na itong paniniwala nilang ito ang dahilan kung bakit hindi na ipapatupad ang last will and testament ni Pangulong Ferdinand Marcos na sila din naman ang makikinabang kasama na ang kanilang apu-apuhan balang araw. At bakit nga ba gustong maging presidente ng mga Marcos ang isa sa pamilya nila? Ang katotohanan mga tol ay hindi mag-aaksaya ng oras ang mga Marcoses na kunin ang pwesto bilang presidente ng ating bansa. Kung ang habol lang nila ay ang kakapiranggot na pondo ng ating bayan, hindi na sila mag-aaksaya ng oras dahil sobrang yaman na po nila. Ang iniisip lang po nila ay ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Dahil gusto po nilang may patupad kung ano ang nasa last will and testament ni Pangulong Ferdinand Marcos na ang lahat ng ito'y para sa lahat ng mga Pilipino. Ang nais lang po nila ay manumbalik ang pagtingin ng buong mundo sa ating bansa na tinitinghala, iginagalang at kinikilala na isang mabuting mamamayan sa buong mundo na walang naghihirap na mga Pilipino na masaya ang pamumuhay ng bawat isa. Dahil yan po ang plano ni Pangulong Ferdinand Marcos noon pa, nakilalanin tayo bilang isang pinakamalakas na bansa sa buong mundo na ayaw niya na minamaliit ang mga Pilipino ng ibang lahi. At hindi po kagaya ng ibang leader ng ating bansa na ginagawa ang lahat para makuha ang pwesto bilang Pangulo ng ating bansa. Na ang hinahangad nila ay pagnakawan ng kaban ng ating bayan na patuloy na ibinoboto ng mga kababayan natin na ang nais ay mabayaran ang kanilang kinabukasan sa halagang 500 na hindi nila iniisip na sa halagang 500 na kanilang tinatanggap tuwing eleksyon bilang kabayaran sa kinabukasan ng kanilang apu-apuhan. At talagang mautak at matalino si Pangulong Ferdinand Marcos na nagtayo ng maraming infrastruktura dito sa ating bansa at siyang nag-set up ng Wealth for Humanity na ang tagapagmana ay ang sambayanang Pilipino. At hindi siya nagtanim ng galit kahit pinagtulungan siya ng mga taong pinagkakatiwalaan niya noon na ang paniniwala niya ay makakatulong ang mga ito sa pagunlad ng ating bansa.